Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys recover ang ating Facebook account na nalock guys, no. So wala na tayo guys connection sa ating email or wala na tayo guys connection sa ating number guys. So una natin gagawin dito guys para ma-recover natin guys yung ating Facebook account na nalock guys or nalock guys yung profile natin guys or yung account natin guys, ay screenshot natin mismo itong account natin na ito guys na nakalagay dito guys, your account has been locked guys. Kasi ito guys ay isasubmit natin ito guys sa Facebook team guys, no. So maghanap tayo guys ng way guys kung paano guys ma-recover ang ating Facebook account na na-lock guys, na wala tayong connection guys sa ating email at sa ating number guys. Okay, so simula natin guys. So para makapag-send tayo guys ng feedback natin or concern natin guys sa Facebook team guys, ay gagamit tayo dito guys ng Google Chrome browser natin guys, no. So click tayo dito guys sa Google Chrome browser natin. Yan. So pagka-click natin dito guys sa Google Chrome browser natin guys, dito sa search engine guys, no. Kung makita niyo ito guys, ito. Gagawin natin dito guys ay i-type lang natin dito guys yung confirm your identity Facebook. So type lang natin confirm your identity Facebook. So yan yung i-type natin guys, no. Confirm your identity Facebook. Tapos browse natin yan guys. Yan. So pagka browse natin guys, so wait lang guys, no. So ito muna guys, no. Pakita ko muna sa inyo guys. So confirm your identity guys. So ito na guys na search natin. Kung makita nyo ito guys. Yan. So gagawin natin dito guys, click natin ito guys. Papasok tayo dito guys sa website na ito guys. So para makapasok tayo dyan guys, gagawin natin ano guys, no. Laptop format guys yung phone device natin guys, no. Kapag phone device guys gamit natin guys. So para magawa nating laptop format yan guys, i-click lang natin ito guys, no. Yung tatlong dot na yan. Yan. So pagka-click natin guys ng tatlong dot niyan guys, hanapin lang natin dito guys yung desktop site nito guys, no. Ito guys sa baba nito. Yan. Tapos click natin to guys para maging desktop site guys yung kinalabasan niya guys. Okay? So para yung gagawin natin to guys, para maiwasan natin guys yung error guys, no, sa pag-submit guys sa ating credential guys, or para ma-confirm natin guys yung identity natin guys. So ngayon guys, i-click natin ito guys yung confirm your identity guys. Ito, yung sa pinakauna na ito. Yan, so click natin yan. So pagka-click natin yan guys, so kapag lumabas yung sa inyo na ganito guys, ito kapag lumabas yan siya guys. So cancel lang nyo guys, cancel nyo. Tapos i-hold niyo to guys, no. Hold niyo guys ng 5 seconds guys. Ito mismo guys yung confirm your identity guys. So hold natin guys ng 5 seconds. So 1 2 3 4 5 lalabas guys ito guys yung open a new tab in group guys. So ang gagawin natin guys, i-click natin guys open a new tab group guys. Yan. Para hindi maglabas guys yung Facebook application guys. So kapag na-click na natin guys yung new tab guys, i-click naman natin ito guys yung logo na ito guys. Ito sa baba, yan. So pagka-click natin yun guys, ay ito na yung kinalabasan niya guys, no. So dito guys, confirm your identity. So dahil nga guys, so, na-lock guys yung Facebook account natin or wala na tayong access sa ating email at number, kailangan natin dito guys mag-submit guys ng valid IDs natin guys para ma-confirm natin guys yung identity natin guys, para ma-unlock guys yung Facebook account natin or mabigyan tayo guys ng access ni Facebook team sa ating Facebook account, or mabibigyan tayo guys ng options guys para i-unlock guys yung Facebook account natin. Okay? So ngayon guys, ang gagawin lang natin dito guys ay i-click lang natin ito guys, no. Ito sa baba na ito guys. Ito. Yan, upload upload approved document guys. Yan. So i-click lang natin ito guys, no. Yung choice files na ito guys. So para maka-send tayo guys ng ID natin or valid IDs natin guys, ay i-click lang natin ito guys yung choice files na ito guys. Yan. So pagka-click natin na yan guys, kapag okay na guys, nakapag-upload na tayo dito guys ng ating valid IDs or meron na tayong na-upload dyan na ID, i-click lang natin ito guys yung send na ito guys, no. So pagka-click natin yan ng send guys, ay magsisend na yan siya guys, no. So kapag okay na yan dito guys, ito yung mga ID guys, no, dapat nating submit guys. So government ID kung meron kayong ganito guys. So pwedeng-pwede dito guys, tinatanggap ito guys ng Facebook guys para ma-confirm guys yung identity natin. So mga driver's license,
national ID card, passport, birth certificate. Yan. So kapag meron kayong ganyan, guys, so pwedeng-pwede dito, guys, i-send dito, guys, sa ating requirements dito, guys, sa baba na ito, guys. Ito, guys, yung submit, upload, approve document, guys, no. Yan. So sabi naman dito, guys, dito nakalagay, keep in mind. So sabi dito, anything that you send must include your name. So kapag sabi nga nila dito, guys, no, kapag wala tayong non-government IDs, sabi nila dito, we understand that your authentic name may not be represented on official government issue ID, or you may have not access to this type of document, guys. So sabi nila, if you cannot provide a government ID, you can send us to different government IDs instead. So kapag wala tayo, guys, wala tayong ma-provide na government ID, so pwede tayo makapag-send, guys, ng dalawa, guys, no, na non-government IDs, guys. So ito, guys, yung pwede nating iset, guys, or ina-accept nila, guys, or tinatanggap nila, guys. Ito, guys, example. So mag-send tayo ng dalawa dito, guys, no, student card. So halimbawa, wala kayong government ID, so pwede nyong gamitin ito, guys, no, yung student card at library card. So may dalawa na kayong non-government IDs, guys. Yan. So kapag wala naman kayong library card or wala kayong student card, pwede kayong magpasa, guys, ng loyalty card, guys, no, or diploma, guys, or pwede rin employment verification at yung refugee card na ito, guys, no. Yan. So ganun lang, guys, no, para ma-confirm natin, guys, yung identity natin, guys, dito, guys, sa confirm your identity, guys. Yan. So kapag okay na tayo dyan, guys, nakapag-send na tayo dito, so isunod naman natin ito, guys, yung isang way na ito, guys, na security check preventing login, guys. Ito, guys, no. Yan. So security check preventing login. So isunod natin yung check, guys, no. Yan. So ngayon, kung makita nyo, guys, ito, guys, no, gagawa tayo dito, guys, ng concern or feedback natin, guys, no, para makapag-send tayo, guys, ng identity natin, guys. So security check preventing login, ito yung pinakauna nilang site. So kailangan nating mag-desktop site dito, guys, para maiwasan natin, guys, yung error, guys, no. So para mag-desktop site natin, guys, i-click lang niyo ito, guys, yung tatlong dot na ito, guys, no. Yan, kung makita nyo, guys, naka-desktop site yan siya, guys, no. So naka-check. So ibig sabihin, naka-desktop site tayo. So kapag walang check na yan, guys, ibig sabihin, guys, hindi tayo naka-desktop site. Hindi nakaganito, guys, yung format natin, guys. Okay? So ngayon, guys, ay papasok tayo dito, guys, sa security check preventing login na ito, guys, no. Yung pinakauna na ito. Yan. So click natin yan. So papakita ko sa inyo, guys, no. So ito yung lalabas, guys, no. Security check preventing login, guys. So dito, guys, ay maglalagay tayo dito, guys, ng email natin, guys. Na kung sakali, guys, ay mabigyan tayo, guys, ng recovery link, guys, ay magsisend, guys, sa ating email, guys. Ito, guys, no. So your email, guys. So maglagay tayo dyan ng email or mag-iwan tayo, guys, ng email dyan, guys. Yan. So kapag active yung email nyo, guys, sa Facebook account niyo, guys, mas maganda yun, guys, no. So pwede nyo yung ilagay dito, guys, basta active, guys, no, nakaka-receive, guys, ng email, guys. Tapos sunod naman tayo dito, guys, sa description of the issue, guys. Ito, guys, no, description of the issue. Yan. So dito, guys, sa description of the issue, guys, meron akong ginawang concern dito or feedback. Pwede nyong gamitin or pwede kayong gumawa ng sarili nyo yung feedback or concern, guys, no. So sa akin, papakita ko lang sa inyo, guys, yung feedback ko, guys, na ginawa, guys, or concern ko, guys. So wait lang, guys, no, ilagay ko lang, guys. Yan. So yan yung nilagay ko, guys, na feedback ko, guys. So basahin natin, guys, no. So wait lang, guys. Yan. So ito yung nilagay ko, guys, na feedback. So sana makita nyo, guys, no, kahit maliit lang, guys. So ito yung nilagay kong feedback, guys, no. Hello Facebook team. I want to report something to my Facebook account. I don't know what happened. When we try to log in into my account, always showing your account has been locked. It says we saw an unusual activity on your account. This may mean that someone has used your account without your knowledge. My problem is I don't have a connection to my Gmail account and phone number, so I cannot confirm my identity. My Facebook account has been locked
for no reason. Please give me another option to unlock my Facebook account. Kindly check my feedback and respond to my concern as soon as possible. Thank you, Facebook team. So, yan lang yung ginawa kong feedback or concern ko, guys, no? So, pwede nyong gamitin ito, guys, or pwede ko yung gumawa ng sarili nyong concern or feedback, guys, okay? So, dito naman, guys, isunod naman natin dito, guys, yung screenshot natin, guys. So, mag-send tayo dito na screenshot natin, guys, yung na-screenshot natin kanina, guys, na your account has been locked. So, ilagay na natin dito, guys, sa choose files. Tapos, i-upload pa natin, guys, yung valid IDs natin na isa-send dito, guys. So, isang your account has been locked na screenshot at yung valid IDs natin. So, bali dalawa yung upload natin dito, guys. Okay? So, kapag okay na yun siya, guys, nakalagay na kayo dyan, guys. Click lang nyo to, guys, yung next, guys, no, para makapag-submit na kayo, guys, sa identity nyo, guys. Okay? So, ganun lang kadali, guys, no, para ma-confirm natin, guys, yung identity natin, guys, or mabigyan tayo, guys, ng option para ma-recover natin, guys, yung Facebook account natin, guys. Okay? So, tips pala, guys, no, sa pag-recover ng Facebook account, guys, para maging successful tayo, guys, sa pag-recover ng Facebook account natin, guys, kapag nagre-recover tayo, guys, ng Facebook account natin, guys, ay gagamitin natin, guys, yung SIM device natin, SIM location, SIM connection na dyan dati kayo gumagamit ng inyong Facebook account. At kung meron kayong ganyang requirements, guys, ay hindi kayo mahirapan mag-recover ng inyong Facebook account kasi sa mga nabanggit ko na tatlong requirements na yan, guys, ay alam kong nakasave pa ang inyong information at mga data kaya ko sinasuggest sa inyo, guys, yung ganyang requirements. Kasi ang ibig sabihin, guys, walang ibang tao na makaka-recover ng inyong Facebook account kundi kayo lang mismo, guys, no? Okay? Maraming salamat, guys, sa panonood, guys, no? Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag nating kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo, guys, sa susunod nating video tutorial. Thank you, guys, and God bless sa lahat.